young. Paging Dr. Gary C., please proceed to the geriatrics department. Hello po, ako po si Dr. Gary C. at nanonood po kayo ng gabay sa kalusugan. Ang ating pong topic ngayon ay tungkol sa creatinine, kung paano natin ito mapapababa. So, pag-usapan muna natin ang creatinine. Ito po ay isang indikasyon na pag tumataas sa ating dugo, maaring senyales na humihina na ang inyong bato o meron na kayong problema sa bato o tinatawag na kidney failure. So, mahalagang pag-usapan to dahil lang isang pasyenteng dumadaan sa dialysis, halos ito ang unang-unang indication na pag hindi ito napigilan sa pagtaas, eh baka mahantong tayo sa dialysis. So ang creatinine po ay basura yan. Yan ay mga tatawag na waste product. Ngayon ang tanong, ano ba mga dahilan bakit muna tumataas ang creatinine? Unang-una, meron po mga sakit na masasabi natin na nagiging dahilan kung bakit tumataas ang creatinine. Ang dalawa sa pinaka-common dito ay yung hypertension tsaka yung diabetes. So tandaan nyo po na kung kayo po ay may hypertension o alta presyon at may diabetes kayo, ito yung dalawang pangunahin na dahilan kung bakit humihina o nasisira ang inyong bato. So bukod dyan, ay posible po na may mga gamot kayong ininom sa pangmatagalan na maaring ang epekto ay nagpahina ng kidney. Yan yung tinatawag na nephrotoxicity o nephrotoxic, no? So, yung mga gamot na madalas natin marinig, ingat medyo yung mga may edad sa pag-inom ng mga pain reliever, yung tinatawag na non-steroidal anti-inflammatory drugs or NSAID. So, yan yung mga halimbawa niyan ay yung mga ibuprofen, naproxen, diclofenac, even mefenamic acid, yung mga marami pang iba. Basta pag sinabing pain reliever, eh nandiyan sa kategorya na yan. So bukod doon sa mga pain reliever, mga gamot na posible rin na maaring panandalian lang na tumaas ang inyong creatinine o maaring habang buhay na tumataas ang creatinine dahil sa paghina ng inyong bato ay yung mga gamot tulad ng antacid. Nandiyan po yung mga simetidine, ranitidine na pangkaraniwan na iniinom kung kayo po'y nangangasim, no? Nandiyan yung mga antibiotics. Sa mga antibiotics naman, ang hindi pwedeng matagalan ng pag-inom, halimbawa dyan ay yung mga sulfamethoxazole, trimetoprim. Medyo mabibigat yung generic, pero yung pinakasikat na brand yan, yung Bactrim. So, alam ko, marami sa inyo na pag may UTI, nagsa-self-medicate, umiinom ng mga gantong gamot. Alam nyo po ba na sa pangmatagalan, paulit-ulit na pag-inom na to, ay maaaring tumaas ang creatinine nyo dahil sa epekto nito sa inyong bato. So, maaaring pag sinabi ng doktor, inumin lang ng 5 araw, 7 araw, hanggang doon lang. So, huwag nyong gawin na parang vitamins kung may chronic urinary tract infection kayo, yung tipong pa ulit-ulit, buwan-buwan na lang nagkaka-UTI. Pag iniinom nyo po ito, may panganib po na tumaas ang creatinine nyo. Yung iba, panandalian lang na tumataas once na tinigil nyo na po yung pag-inom ng gamot na yon, maaaring bumaba na rin at bumalik sa normal ang inyong creatinine sa dugo. Ano pa, bukod po doon sa binanggit ko, mga gamot na karaniwan na iniinom para sa matataas ang kolesterol, statins, spinofibrate, ito ay maaari din po, bantayan nyo po ang inyong creatinine kung umiinom kayo ng mga maintenance na gamot para sa kolesterol. Tandaan nyo yan, dahil may mga pasyente akong nakita na umabot na ng ilang taon ng pag-inom ng gamot nila, pag tinignan mo yung kanilang creatinine, aba, unti-unti tumataas din. Ganon din yung gamot sa diabetes. Bagamat sinabi ko na ang diabetes ang isa sa dahilan bakit pwedeng humina ang inyong bato, maaari din naman na yung gamot na iniinom nyo sa diabetes ay mag-cause din ng pagtaas ng inyong creatinine. Halimbawa, metformin, yan yung pangkaraniwan na gamot binibigay sa mga diabetic patient. Pero kung kayo po ay diabetic na mataas ang creatinine at sobrang taas, maaaring pag-isipan mo na, Doc, baka naman itong metformin ay nakakadagdag sa pampataas ng aking creatinine. So karamihan ng mga may chronic kidney problem, yung matataas ang creatinine, maaaring binababa yung pagbigay ng milligrams ng metformin. So, ikonsulta nyo po sa doktor nyo yan. Importante po yan. Ngayon,
Bukod doon sa sinabi kong hypertension, diabetes, mga posibleng epekto ng gamot, posible rin po na tumataas ang creatinine ninyo hindi dahil sa sakit, dahil po sa inyong kinakain. Alam niyo po ba na yung mga red meat, lalong-lalo na yung karne ng baka, yan ang pinaka masasabi natin pinagbabawal na kainin kung mataas ang inyong creatinine. Bakit kanyo? Ang red meat po ay mayaman sa creatine. Creatine. Itong creatine, once na yung baboy, halimbawa, kaya baka, once na niluto nyo na yan, itong creatine, nabe-breakdown yan o nagiging creatinine. Yan ang dahilan kung bakit pinapalimitahan ang pagkain sa inyo ng mga karni ng baka o kaya ng baboy o tiyatawag na red meat. Okay, may isa pa akong gustong i-share. Madalas natin marinig po ito, no? Na may mga binugbog. Tapos, halimbawa na lang, hazing. Yung mga pinadel, yung mga hita o binte, no? Tapos, kinalaunan na matay. Eh, magtataka, ano na kinalaman nun? Kasi po, yung muscle, dun sa hita o binte na binugbog. Pag binugbog nyo po ang muscle, yung breakdown nito, tinatawag na rhabdomyolysis. Ibig sabihin, pagkasira ng muscle tissue, nagpo-produce din po ng creatinine. So, pwede pala magkaroon ng acute renal failure o biglaan na nag-shutdown yung kanyang bato dahil sa pagkabugbog, dahil sa sobrang taas ng creatinine na napoproduce during muscle injury. So, yan po ang dahilan. Kaya pag may narinig kayo, aba, binugbog, namatay? Ang kadalasang kinamatay niyan is nagkaroon ng acute renal failure. So, yan, tandaan nyo. Ngayon, ang kadalasan naman na maririnig mo sa akin, Doc, ano ba talaga mararamdaman kung mataas ang creatinine? Ay, iba-iba po, no? Maniwala po kayo, may mga tao na during the blood chemistry, nung sila ay in-advise ng doktor, magpa-blood chem, check up lang, walang nararamdaman. Aba, pag-check, ang taas ng creatinine. So, magtataka ngayon yung pasyente, sasabihin niya, ay, Doc, wala naman akong nararamdaman, ah. Bakit ang taas ng creatinine ko? Kasi meron tayong mga pasyente na ang taas ng creatinine walang nararamdaman. Pero, yun ay mailan-ilan lamang. Ang karamihan pa rin, may mga mararamdaman yan basta pag tumaas ang creatinine. So, ito po yung mga posibleng maramdaman nyo. Unang-una, palaging pagod, nanghihina. Pagod na pagod. Ang description parang nauupos na kandila. Nanghihina, pagod na pagod, maski walang ginagawa. Nandyan na nagkakaroon ng pamamanas, kadalasan ng paa, binti, minsan pati mata, no? Nakikita mo dito sa mata, ang tawag periorbital edema, no? Tapos nandyan na po yung kinakapos ng paghinga, maaaring indication yan na sa sobrang taas ng creatinine, nagkakaroon ka na ng laso sa dugo na tinatawag na azotemia, na ang isang indication yan ay parang bukod sa nanghihina ka na, nahirapan ka huminga, at minsan wala sa sarili. Confused, nalilito. Parang wala sa sarili kung ano-ano sinasabi. Okay. Bukod dyan, naduduwal, nasusuka, at kung titingnan niyo yung balat, parang tuyong-tuyo. So, kung kayo po ay nakakaranas ng ganito, lalo na kung may history ka ng hypertension, meron kang diabetes, mas maganda, magpa-check po kayo para masuri agad kung ang inyong creatinine ay tumataas. Ngayon, ang creatinine po, para malaman natin kung tumataas, ang pinakasimpleng paraan ay sa pamamagitan ng blood test. So, kinukunan po kayo ng dugo dito sa braso, at walang preparation to. Hindi nyo kailangan ng fasting. Hindi katulad ng mga chine-check mo yung cholesterol, chine-check natin yung blood sugar, kailangan mag-fasting ka muna. 8 hanggang 10 oras yan na hindi kumain. Pero ang creatinine, maski na hindi ka mag-fasting, pero mahalagang malaman din ng inyong doktor kung ano bang kinain nyo bago ka nagpakuha ng dugo. Halimbawa, hindi ka nga nag-fasting, kumain ka ng 1 kilong roast beef. Halimbawa, siyempre, maapektuhan po yung resulta. O kaya tatanungin ka, bukod dun sa anong kinain mo, tatanungin ka rin ng doktor, ano bang ginawa mo kahapon? Bakit, Doc, anong kinalaman nung ginawa ko kahapon doon sa blood test ko? Kasi kung ikaw ay halimbawa, nag-jogging, nag-push-up, nag-sit-up ng talagang todo,
nagsumba-sumba at napagod ka ng todo, di ba nabanggit ko kanina na pwedeng yung muscle nyo napagod, nagkaroon ng injury at pwedeng tumaas din ang creatinine nyo dahil sa pagkabugbog ng inyong mga kalamnan. So bawal yung mga strenuous physical activity. Kaya yung mga nanonood sa atin ngayon na halimbawa ay diabetic na may mataas na crea o kaya nagda-dialysis, maririnig nyo sa doktor nyo, hindi pwede masyado mapagod, magbuhat ng mabigat, hindi pwedeng kumain ng red meat, diba? Yan, naririnig nyo yan. Tapos, tatanungin din kayo, ano mga ininom yung food supplement? Hindi po porkit sinabing supplement is safe sa lahat yan. Kasi po may mga supplement, lalo na yung mga bodybuilder. Ito ay shout out na sa mga bodybuilders, no? Yung mga nagpapalaki ng katawan. May iniinom yan ng mga malalaking botelyang ganyan na powder na ang laman nun na may creatine. Yung creatine, tulad na sinabi ko kanina, pwedeng itong dahilan na pag ininom nyo yan, inside the body, nakukonvert yan into creatinine. Kaya marami po mga bodybuilder, kung hindi sila ay maalam o hindi pinaliwanagan, ang bagsak niyan, baka magkaroon ng kidney failure o kaya even liver humina. Okay. So, bukod dun sa anong kinain nyo, anong ginawa mo kahapon, ano yung mga ininom mo supplements, importante rin malaman ng doktor kung yung mga existing medication nyo, mga maintenance na gamot. Pinaliwanag ko na kanina kung bakit. Halimbawa, kung minom ka nga ng mga gamot na antacid, yung mga ranitidine, simetidine, maaaring bahagyang tumaas ang inyong creatinine. Di ba? Ngayon, ang tanong, paano kinukuha yan? So, kukuna ka ng dugo. Then, pag-examine yan, lalabas nga yung resulta. So, ano yung na-expect ng doktor ng resulta nyo? So, ang normal value ng tinatawag nating serum creatinine, ito yung sa dugo, ah. Sa lalaki, mas maganda kung nasa pagitan lang ng 60 hanggang 110 micromold per liter. Tandaan nyo, 60 hanggang 110. So, maximum 110. Sa babae naman, maganda kung nasa pagitan ng mga 45 to 90. Pero ako, pag senior citizen, ang target ko at least hanggang 110. Babae man o lalaki, 110. Huwag lalampas ng 110. Usually, siyempre, habang nagkakaedad, kasi mga pasyente ko, majority, mga may edad, hanggang nagkakaedad, natural, humihina ang kidney. Natural na part of aging yan. So, nagkakaroon tayo ng konting allowance. So, hanggang 110, okay lang sa akin yan. Basta hanggang dun lang. Okay. Ngayon, anong gagawin natin kung mataas ito? Well, kung mataas ito, ang unang gagawin ng doktor, magdo-double check yan. Hihingi yan ng urinary creatinine o tinatawag na clearance. Kasi tandaan nyo, ang in-examine natin ay sa dugo. Ngayon, kung sobrang taas sa dugo, aba, kailangan makita rin natin sa ihi. Kasi kung sa ihi, kadalasan masyadong mababa yung creatinine, ibig sabihin niya nagfe-failure na yung kidney nyo at ginagrado na yan. Anong stage yan? Stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, hanggang stage 5. Usually, ang stage 4, stage 5, yan yung mga kandidato na for dialysis. So, wala pa rin replacement sa dialysis hanggang ngayon. Yung stage 1, stage 2, stage 3, ang stage 1, consider pa yan na normal eh. Ang tataw na glomerular filtration rate o yung function ng kidney nyo, basta 90% pataas, consider stage 1, normal pa rin yan. Pero pag dumating na tayo sa mga stage 4, stage 5, medyo maghanda-handa na, baka kailangan ng dialysis. Pag sinabing dialysis, yung machine, ginagampanan lang yung trabaho ng inyong bato. So, yung iba sabi, ayoko mag-dialysis, naku, dadali ako niyan. Hindi po totoo yun. Kasi pag na-dialysis po kayo, mapapahinga naman po yung bato nyo at malilinis yung dugo nyo, inaalis yung dumi. Kaya pag sinabing kailangan i-dialysis, please do not delay. Kasi makaramihan ng pasyente takot, ang daming chismis-chismis na, nako, si ano na dialysis, na ganito, hindi po totoo yun. Dahil marami po ang pasyente, 5 taon, 10 taon na nagda-dialysis, lalo na yung iba, naghihintay ng kidney donor, no? Para magpa-kidney transplant. So, tandaan nyo po yan, ha? Ngayon, may mga tinatawag tayong chronic kidney disease, no? So, yung chronic kidney disease, ayan yung sinasabi ko na matagal to. Hindi to yung ngayon mismo, bigla na lang nagkaroon ka ng problema sa bato. Ibig sabihin, unti-unti. Pag sinabing chronic, matagal. Yan yung kadalasan nakikita sa diabetic. Pero, nagkakaroon din po ng pagtaas ng creatinine, yung mga walang diabetes, normal naman ang sugar,
pero mayroong mataas na uric acid. Kaya nga, gusto ko kayong paalalahanan. Kung kayo po ay may mataas na blood uric acid, ang alam nyo palagi, ay nako, nagkaroon ng gouty arthritis, bukol-bukol yung mga daliri, bukol-bukol dito, pati sa paa, hindi makalakad. Ang tawag doon, gouty arthritis, dahil sa mataas na blood uric acid. Pero, ang isa sa problema natin sa mataas na blood uric acid ay yung magkaroon ka ng bato sa bato, yung uric acid stone or uric acid crystals. Dahil dito sa bato na to, pag ito'y na-imbak sa isang masela na parte, nagkaroon ka ng obstruction, yung obstruction sa inyong pag-ihi o sa paglabas ng mga dumi ng inyong katawan ang nagiging dahilan para tumaas din ang creatinine. So may mga pasyente na dahil sa taas ng creatinine, humantog pa sa dialysis. You see? So, hindi lang yung diabetic, hindi lang yung hypertensive, bagamat sila yung majority. Anong kinalaman naman ng hypertensive? Bakit tumaas naman yung creatinine? Kasi pag hypertensive kayo at ang inyong mga ugat ay masyado makipot, hindi makadaloy na maayos ang inyong sirkulasyon, ang inyong bato ay humihina dahil sa kakulangan din ng magandang daloy ng dugo. So, ang dugo kasi mahalaga sa buong katawan natin. Mahina yung daloy ng dugo sa kidney, humihina to at humahantong din sa pagtaas ng creatinine. So ang creatinine is one indication na humihina ang bato. But maraming test na pinapagawa, kagaya na sinabi ko, baka pwede kayong requesta ng doktor ng 24 hours urine creatinine clearance. Tinitingnan yung dami ng creatinine sa ihi. Kasi normally, ang function ng kidney, ilabas ang creatinine dahil basura yan, di ba? So, saan lalabas yan? Sa pag-ihi. So, sinusukat ngayon yung creatinine sa ihi? Aba, ang konti. Saan napunta? Dapat nandito sa ihi yung creatinine. Saan napunta? Yung pala nandun sa dugo. Kaya ang taas. May mga pasyente ako nakitaan, 2,000 ang taas. 2,500, 3,000 ang taas ng creatinine. Nang normal, 110 lamang. So, napakataas nun. Hindi mabababa po yan ng pag-inom ng gamot. Kailangan po talaga dumaan sa dialysis. Okay. Ngayon, bukod sa sinabi ko, posible rin tumaas ang creatinine ng walang sakit. Walang sakit. Walang kinain na mga red meat o kung anuman bawal. Bakit? Because of dehydration. Kulang sa pag-inom ng tubig. So kung kayo po'y walang kidney problem, madalas natin marinig uminom ng 8 basong tubig sa isang araw. Bagamat walang libro na magsasabi na talagang lahat ng tao kailangan 8 baso. Depende. Depende sa ginagawa niyo sa pang-araw-araw. Depende kung pinapawisan ka. Depende kung may heart problem ka o kaya may kidney failure ka, linilimitahan naman ng tubig. Kaya may naririnig kayo, o 1 litro lang isang araw inumin niyo, ha? Because may kahinaan ng bato. O kaya may problema sa puso, nagkakaroon ka ng edema. O kaya mayroon matatawag na fluid sa baga. So, linilimitahan yung tubig. So, depende na sa doktor nyo kung ano ipapayo base sa nakita niyang medical condition nyo. Yan. So far, malinaw ba yung paliwanag ko? Sana naman, mag-thumbs up po kayo, ha, para malaman ko naman, ha, kung nagustuhan niyo yung paliwanag. At the same time, sana naman, mag-subscribe din kayo dito sa aking YouTube channel. Okay? So, hindi pa tayo tapos. Mahaba pa yung paliwanag ko. Ako kasi gusto ko, pag pinaliwanag ko, haba, tuloy na natin. Kasi baka yung nakikinig, may kidney problem, o kaya mataas ang krea. Intindihin niyo po to. Wala pa tayo sa kalahati. Tuloy natin, ha? Okay. So, dehydration na banggit ko. Meron akong pasyente na ang taas ng creatinine niya lumampas sa 110, nasa mga 140. Pero ang unang tinanong ko, kasi normal ang kanyang kolesterol, normal naman ang kanyang blood pressure, normal ang kanyang kanyang blood sugar. Eh sabi ko, ilang basong tubig ka ba sa isang araw? Eh yung asawa sumagot. Sabi nung asawa, Dok, umiinom yan? Eh kung kumakain lang yan, saka kung nakikita uminom ng tubig . So sabi ko, baguhin natin, ha. Bigyan kita ng 2 linggo. Anong gagawin niyo sa 2 linggo? Inom kayo ng tubig. So, binigyan ko siya ng instruction. No? 2 basong tubig pagkagising. Every 2 hours, 1 glass of water. Then, after 2 weeks, ulitin ko yung crea niyo. Tingnan ko lang kung ilan ang resulta. Ba, maniwala kayo, after 2 weeks, normal. So, posible pala, kulang lang sa tubig. Yan. So, yan ang sinasabi ko. So, walang sakit yun, ha?
walang sakit, kulang lang sa tubig. Yung iba naman, wala naman sakit, nakakain ng mga karni ng baka. So, mamaya pag-usapan natin yung mga iwasan dapat kainin. Okay. Then, intense exercise. So, nabanggit ko na kanina, yung araw-araw nag-exercise, masama rin. Hindi ba kayo nagtataka? Ang nakalagay na requirement sa exercise, 30 minutes, maximum 1 hour walking, brisk walking, 3 to 4 times a day, wala kang mababasang libro. Everyday, 1 hour walking. Wala kang mabasang everyday magbuhat, mag-gym. Yung gumagawa nun, mali po yung ginagawa. Kasi you have to rest the muscle. So, pagurin mo, nag-work ka, then pahinga. Ngayon, kung inaraw-araw mo yan, eh baka magtaka kayo, mataas ang creatinine nyo. Maski bata, nangyayari po yan. Ha? So, babala po yan. So, ano pa? Question, Doc, bakit naman mababa yung creatinine ko? Ayan, maiba naman tayo. Kasi kanina, mataas eh. Ngayon, bakit naman mababa yung creatinine ko? 30 lang, 40 lang. Ito po mga dahilan. Number one, sobrang payat. Hindi na kumakain. So, yung muscle niya, eh, napakaliit. So, sobra, butot, balat na. Yan, mababa creatinine. Ano pa? Pregnant women, mga babaeng buntis, minsan bumababa din ang creatinine. Pero hindi po sakit yan. Hindi po sakit ang magbuntis, ha? Siyempre. Okay. Ano pa? Extreme weight loss. Yung bigla kang pumayat. For example, gusto mo magpa-sexy, 100 pounds ka, o kaya 100 kilos, gusto mong gawin ka agad na 70 kilos sa loob ng isang buwan. Aba, nag-70 kilos ka nga, ang nawala sa'yo ay 30 kilos. Yung 30 kilos, i-times mo sa 2.2, ilang pa sa 60 pounds yan. Aba, tuwan-tuwa ka, pero bumigay yung kidney. Pwede magkaroon ng acute renal failure. Biglaan, bumigay ang kidney. Biglaan, kailangan dialysis. Ayan. Kaya hindi rin tama yung bigla-bigla ka magdi-dieta. So, yung pagkain din ng red meat, kung sanay ka kumain araw-araw, hindi mo rin pwedeng biglang totally alisin. So, ina-advise ko sa pasyente, kung kinakain mo, puros karni ng baka. For the longest time, hindi ka kumakain ng gulay. Tapos bigla kong sabihin, alisin mo yan. Bukas, kangkong ka lang. Hindi rin pwede. So, gradual mo yan. So, una, lessen mo yung beef, dadagdagan mo ng gulay, then later on, every other day na yung beef, tapos later on, once a week na lang yung beef. Ganun ang ginagawa, gradual. Okay. So, ito na yung question. Doc, paano ko pababain yung aking creatinine? So, ito na po ha, isa-isahin ko ha. Number one, you have to talk to your doctor kung meron kang medical issue para siya magsabi kung kano karaming tubig ang inumin mo sa isang araw. Inuulit ko, hindi porket sinabing 8 glasses, lahat ng tao 8 glasses. Depende yan sa health mo. Depende rin yan sa ginagawa nyo sa pang-araw-araw. At yung mga kinakain yung prutas, halimbawa, melon, o kung mga mansanas, maski anong prutas, watery, katumbas din yan halos ng tubig na iniinom nyo. Maski nasabihin mo kape, katumbas din ng tubig yan. Pero hindi nga equivalent in terms of yung sustansya. Kasi kung nag-coffee ka, baka naman makataas pa ng BP nyo. Yung tubig, at least sigurado ka na hindi magpapataas ng blood pressure. Unless na sobra nainom nyo. Orange juice, katumbas din na halos ng fluid intake yan. Yung pag-inom nyo ng sabaw, katumbas din yan. Pero anong sabaw? Kung instant naman yan, instant noodles yan, yung sabaw ng instant noodles, medyo makakasama sa inyo. Okay. Then number two, yung paggamit nyo ng mga pain reliever. Huwag ura-urada, huwag panay-panay. Kung makuha mo na sa mga tapal-tapal, warm compress, cold compress yan, pahiran nyo muna mga liniment, ipahinga nyo, baka naman mas pwede ganun lang. Hindi konting kirot, inom agad ng gamot. Okay, yung mga pain reliever ha. Pangatlo, kung kayo naninigarilyo, stop nyo na po yan. Please lang. Alam nyo naman masama yan eh. Ha? Tingin na yan. Yung pag-inom ng alak, yung sinasabing moderate drinking, kung maaari nga, kung mataas ang krea nyo, stop drinking na rin. Okay. Then, sa pagkain. Very important na naririnig nyo, iwasan kumain ng maalat. Ano ba yung maalat? Diyan na yung sausaw mo ng toyo, patis, bagoong, yung mga ibang mga seasoning, hinahalo nyo sa pagluto-luto, instant noodles, lahat ng dilata, imposibleng walang salt yan. Nakalagay low salt, no salt,
Kalokohan! Imposible! Kasi nandun nga yung preservative sa salt Yung tapa, langgonisa, processed food. Kasama yan. Red meat. Okay, nabanggit ko na yan. So, pagdating sa salt, usually, inaalaw ka hanggang mga 2 to 3 grams a day or that is equivalent to 2 to 3 milligrams per day. Ngayon, ang tanong, kano karami yun? Abay, kung magluto ba si Mrs., ganyan lang, budbod? Abay, may kilala ako magluto ng adobo, dakot ng asin O, tas may toyo, nalagyan mo suka, di ba? Minsan, yan pa'y makakasama dahil maalat. So, pag may, sabi naman lang, konting asin, sige, pampalasa. Kasi pag siya munoso, talagang di mo naman makain. O, konti lang, ganyan lang. Pinch lang ang tawag, pinch. So, pag sinabi natin pinch, parang kurot lang. Ganyan. Okay, ano pa? So, kasama po yung mga yung binanggit ko yung mga soy sauce, ha? Baka magulat ka, pati yung mga ketchup, mga dilatang sabaw, alisin nyo lahat yan. Okay, avoid natin ang mga pagkain ng mga protina. So, number one dyan, yung red meat. Kasi ang creatinine ay dyan nang gagaling sa mga red meat. So, sinabi ko na kanina. So, ito pa, dadagdag ko ha. Very important. Makinig po kayo ha. Sabi natin, huwag kumain ng masyadong maprotina. Pero kailangan din natin ng protein . So, may pagkukunan tayo ng iba. Plant-based. Huwag na tayo sa animal. Huwag na animal na source of protein, kundi plant-based. So, pag plant-based, well, lahat naman ng gulay, pwede naman kung tutusin, lalo na yung mga nuts, legumes. Okay yan. Avoid phosphorus-rich food. Ano yung phosphorus? Pag mataas ang inyong creatinine, pinapalimitahan yan. So, ito yung mga bawal. Sinasabi, huwag masyadong uminom ng mga full cream milk, dairy products, soybean, shell. Ito, tandaan nyo, pumpkin squash. Ano ba sa Tagalog yon? Kalabasa. O basta yon, alam nyo na yon, ha? Pumpkin, squash, cheese, bawal. Mga seashell, yan, iwasan nyo po yan. Okay, limit the amount of potassium. So, ang saging, mayaman sa potassium. Kaya pag mataas ang creatinine nyo, baka makarinig kayo na, huwag ka nang kumain muna ng saging, ha? Kasi mataas sa potassium yan. So, ano pa? Mga pagkain na mataas sa potassium, ha? Spinach, potatoes, beans, yan. So, tandaan nyo, ha? Pati yung green peas na tinatawag, yan, bawal yan. Kasi mataas yan sa potassium. Mga dried fruits, okay? Pero ang kilala na dyan, banana, spinach, ha? Binanggit ko, spinach. So, kung may gulay pala na bawal, spinach, medyo limitahan siguro. Huwag naman totally alisin, but limitahan. Then, please make sure na yung mga supplements na ininom nyo, walang nakalagay na creatine. Kung may creatine, pag yan nasa loob ng katawan nyo, nagiging creatinine. Okay. Whew. Ay, sana nakatulong po yung mga paliwanag ko. And these are the basic na paliwanag na minsan siguro yung mga doktor, siyempre, pag during consultation, 5-10 minutes, hindi mo naman mapapaliwanag lahat ito . So, sana makatulong po ito at i-share nyo kung may kilala po kayo na mataas ang creatinine o kaya may diabetes, may hypertension, pero wala pang problema sa creatinine. Mas mabuti, di ba, yung naintindihan nila ngayon habang wala pa? Kung naniniwala po tayo sa prevention. Pero, based sa experience ko sa mga pasyente, swerte na yung isa sa 10 na totoo na gusto yung prevention. Kasi karamihan sa atin, pag may sakit na, tsaka lang pupunta sa doktor. Minsan nga, may sakit na, hindi pa nakikinig . Yung pa kayang walang sakit. Kaya minsan, huli na. Pagpunta sa doktor, aba, wala tayong magawa, kailangan na natin dialysis. So, yung mga annual checkup, every 6 months sana, meron kayong mga blood chemistry. Kung meron binabantay yung doktor nyo, monthly pa nga, pinapagawa yung mga blood tests. Pero ako, kung wala namang sakit, tama na yung every 6 months, tingnan lang na natin para nababantayan. Kasi kung naagapan natin, di maiwasan natin yung mga mas malalang problema balang araw. Okay po ba? Okay po ba? Sana nagustuhan nyo po yung paliwanag ko. At kung may mga tanong po kayo, magdano lang kayo dyan sa may box at sasagutin ko po yan. At sana po makapag-subscribe kayo. At
sana nagustuhan niyo yung paliwanag ko. Kung meron kayong mga gustong topic na i-discuss ko sa mga darating na araw, please, i-type nyo lang po dyan sa baba at babasahin ko po yan. Kung minsan di ko lang mabasa sa dami, di ko masagot, but I'll try my best. Okay? So, maraming salamat po. Nagustuhan niyo ba? Kung nagustuhan niyo yung aking lecture, palakpak naman dyan! Yan! Yan, mahina ang palakpak ngayon ah. Okay, so maraming salamat po. Ako po si Dr. Gary C. Ang inyong gabay sa kalusugan. Bye-bye!